What's up mga lods? So welcome back to my channel. So it's long time to be back here in YouTube channel. So tagal-tagal na hindi na ako nakapag-vlog mga lods, grabe sobra. So eto, panibagong segment na naman tayo ngayong araw na to. So hindi ko alam kung ano iba-vlog ko ngayon, basta lang nag-vlog ako. So ganito mga lods, eto panibagong team natin. Siyempre sa YouTube kasi, di ba yung mga vlogger sa YouTube ang ginagawa nila, pahiga yung pa-landscape yung ano video. Ngayon naman, uusuhin natin yung pa-portrait yung video. So, ganito. Cellphone lang kasi itong gamit ko ngayon. Kasi yung GoPro ko is low bat. Kaya, eto, vlog tayo sa cellphone ngayon. So, nga pala mga lods, update ko lang ulit kayo. Yung page ko nga pala na Romnick Bathan is wala na po yun. Nahack na po since nung last week. Kaya, gumawa ako ng bagong Facebook page natin. Sana supportahan nyo. Eto po siya. Yan. Supportahan nyo po itong bago kong page mga lods. Sana follow nyo rin po ako dito. At dito na rin po ako mag-upload ng mga video. Tapos na galing sa TikTok. Tsaka yung mga updates po na pang araw-araw. Dito ko na siya i-upload. So yun mga lods, ano nga bang topic natin ngayong araw na to? Wala tayong topic ngayon, wala. De, mag-uusap, magkakwento-kwentuhan lang tayo. Para, kasi tagal ko na hindi nakapag-upload dito sa YouTube channel ko. So, eto. Sa mga gustong magpa-shoutout sa akin, dito kayo mag-comment. Tapos, next video ko na i-upload, dun ko babasahin at i-shoutout ko kayo. So, ngayon, try natin na lang mag-tricks, mga lods, okay? So, meron tayo dito ng Rubik's Cube. Okay, Rubik's Cube, ayan. Meron tayong normal Rubik's Cube. So, ang Rubik's Cube, mga lods, is merong 43 quintillion. So, ibig sabihin, 43 quintillion na ikot, tapos possibilities, bago mo siya masolve. Kung wala kang idea, it's napakahirap talaga mag-solve ng Rubik's Cube. Pero as a magician, mga lods, meron kaming way kung paano isolve ang Rubik's Cube. Okay? So, halimbawa, ganito. Pwede namin siyang isolve ng i-wave lang. Kung napapansin nyo, mga lods, all six sides are mixed. Diba? Gaya na sabi ko, pwede namin siyang isosolve ng i-wave lang. Gaya na ito. 1, 2, 3. Wave mo lang ng ganon is masosolve siya ng automatically. Okay? So, ito yung isang idea, mga lods. Pwede rin namin siyang isolve ng iahagis lang. Ganito, mga lods. Mix nyo lang muna yung Rubik's Cube. Ganyan. Mix nyo lang. Tapos, pag sa tingin nyo okay na kayong mag-mix ng Rubik's Cube, pwede nyo na siyang i-ganito. Hawakan nyo ng ganyan. Tapos, ipakita nyo, syempre, na-mix. Tapos, ito to. Solve nyo. Pop! O, diba? Solve. O, kaya naman ganito, mga lods. As a magician, kaya rin namin mag-solve ng, kaya namin mag-beat ng record sa mga Rubik's Cube holder pero by using magic. Hindi namin pwedeng isali sa competition, mga ganon, kasi nga tricks lang siya, bawal ma-disqualified pag ganon. Ito, ginawa namin for entertainment purpose lang. So parang ganito mga lods, try natin isolve ng 0.5 seconds. Tama ba yon? Basta ganon, pinakamabilis lang. Okay, so napapansin nyo mixed Rubik's Cube. Okay, yan. So, shuffle lang natin siya mga lods. Pag okay na kayo, watch. Panoorin nyo ito mga lods ha. 1, 2, and 3. Solve. Ganun kabilis mga lods. Kung pwede lang yon isali sa mga competition, mga Rubik's competition, malamang panalo na, panigurado. Kaso hindi nga pwede. Pero ngayong gabi na to, ngayong araw na to, tuturuan ko kayo, gabi na kasi dito. Tuturuan ko kayo ngayon kung paano mag-solve ng Rubik's Cube mga lods. Ganito lang yan kasimple. Okay? Meron kayong Rubik's Cube syempre. Kailangan nyo ng Rubik's Cube. Tapos, mimix nyo muna. Yan. Mix lang natin ng ganyan. Tapos, pag na-mix nyo na, kukuha kayo ng isang paper bag. Okay? Paper bag siya. Walang laman. Yan. Nakita nyo man. Walang laman, walang butas. Yan. So, ang gagawin lang natin mga lods is mimix lang yung Rubik's Cube. Mix lang ng mix. Tapos pag okay na kayo, lalagay nyo sa loob ng paper bag. Lalagay nyo ng paganyan. Okay? Walang laman yan mga lods. Lalagay natin dito. Ito lang. Itiklop eh. Yan. Okay? So i-close lang natin siya. Tapos i-shake. Shake mo lang shake ng ganyan. Shake mo lang i-shake. Tapos i-snap. Then automatically solve. Panoorin natin mga lods. Sige natin. 1, 2, 3. Yan. Solve. So, paano nga ba nangyayari? Diba? Paano nga ba nangyayari? Paano siya nangyayari nagsusolve ng ganun? So, ganito. Ganito mga lods. Ulitin natin ha. Ulitin natin. So, mix nyo lang yung Rubik's Cube.
mix lang natin, okay? Hindi natin titignan para ano. Yan. Tapos paper bag, lagay natin sa loob. Pag ganito, lagay natin. Tapos snap mga lods. 1, 2, 3. Solve. So alam ko iniisip nyo na baka merong isa sa loob, di ba? Mostly naman ganun kasi hindi nakikita yung loob ng paper bag eh. Pero okay, actually sa totoo lang mga lods, isang Rubik's Cube at meron pang isa dito sa loob. May isa sa loob na solve din. Dalawa talagang Rubik's Cube ang nasa loob, pero dalawa silang parehas na solve. So paano nangyayari yun mga lods? So ayun, napanood nyo yung trick ng Rubik's Cube. So ganun lang yung routine ko sa Rubik's Cube. Actually hindi naman talaga ako marunong mag Rubik's Cube. Actually, pag normal moves lang talaga, pagka isosolve ko siya ng ano, hindi gagamitan ng magic. Actually, matagal ako nakakapag-solve ng Rubik's Cube. Nakakapag-solve ako, I think 1 minute mahigit, mga ganun. Depende sa sitwasyon ng Rubik's. Depende sa sitwasyon ng pagkakagulo. Kaya matagal, hindi talaga ako cuber. Hindi ako ano. So, ngayon, ano naman ipapakita natin mga lods? Ganito, try natin mag-card tricks. Gamit ko is Empire Keeper deck na kulay red. Okay? Nakikita nyo? Empire Keeper po, gamit natin. Actually, luma na siya. Pero, okay lang din kasi ginagamit ko ng pang-araw-araw. Kaya, tsaka suggest ko lang mga lods, pagka, as a magician, pagka gagamit kayo ng deck, gumamit kayo nung papel, huwag yung plastic. Yung alam nyo yung plastic na maliliit, yung pang ano, pang sugal, huwag yun kasi madulas siya, tsaka hindi siya komportable hawakan. Hindi kagaya ng mga normal size ng baraha, komportable siyang hawakan, okay? And recommended ko na gamitin, kung nagtitricks kayo ng cards everyday, recommended kong gamitin nyo is bicycle talaga, bicycle deck of cards, yung mga ganito, ayan. Actually, luma na nga to, yun. Pero pag ganito, pang-araw-araw ko kasi is yung Empire Keeper talaga, kasi medyo mura lang siya, tapos kahit punit-punitin mo, okay lang, kasi hindi masyadong masakit sa bulsa. Ngayon kasi ang bicycle deck is 155 sa 7-Eleven, tapos ang Empire Keeper is nasa 90 ata, 90 to 100, mga ganon. So, kaya mas okay pa rin siya. Okay naman siya gamitin mga lods, smooth naman. Okay, ganyan naman. So, ngayon mga lods, try nating mag-trick dito. Kung napapansin nyo, normal deck of card lang yan. Laging normal deck of card lang mga ginagamit ko. Kasi, sleight of hand, mga ganon lang naman na tinatawag. So, try natin to mga lods. Pili tayo ng isang baraha. Let's say, eto. So, 6 of hearts. So ito yung keycard natin na tinatawag. Ito yung tatandaan natin mga lods. So 6 of hearts, gagawin lang natin dito is lalagay natin sa gitna. Yan, 6 of hearts, tapos patong natin na ganyan at i-mix natin yung deck. Cut natin, tapos shuffle natin ng ganon. As a magician, syempre laging ginagawa ng magician is hahanapin yung napiling baraha. So yun yung 6 of hearts, di ba? So ganito lang mga lods sa paghahanap ng card na yun. So cut mo lang siya, tapos snap ka. Pag snap mo ng ganon, automatic yung baraha mo mapupunta sa... Ay, hindi, mali pala. Six of hearts pala yun, no? Ulitin natin. Ganito lang pala. Snap, tapos kita nyo yung jack na diamond na yan. Pero yung baraha natin, 6 of hearts, di ba? Rarab lang natin ng pag-anon, mga lods. Rub lang. Pew! Magiging 6 of hearts yan. So, panoorin nyo itong 6 of hearts na to. 6 of hearts, itataob ko ng pag-anito. Tapos, kukunin ko siya, ilalagay ko sa gitna. Yan, nasa gitna na siya. Tulak natin, paloob. Yan. So hindi ko nababalasain kasi minsan yung iba sinasabi nila pag binabalasa daw yung deck, doon nangyayari yung kakaibang mga movements. Ngayon hindi na natin babalasain, snap na lang natin ng paganito. Kita nyo yun? Umangat agad yung 6 of hearts. So ngayon naman pag gusto nyong palitan yung baraha, halimbawa 6 of hearts, pag ayaw nyo na 6 of hearts, ganito lang gagawin nyo mga lods. Shake nyo lang. 1, 2, 3. Shake nyo lang ng paganyan, so magiging 5 of clubs, yan. Tapos pag ibabanish nyo itong 5 of clubs, rub nyo lang ulit na pag ganito, tapos slowly gan, wala na siya. Ganun lang kadali. So napaka simple, napakadali lang mga lods.
Actually, ang card tricks na pag-aaralan to, talagang tiyagain nyo lang ng pag-aaral. Dapat everyday kayo nag-aaral para magiging malinis ang performance nyo. So, ayun mga lods, thank you so much sa panonood dito sa aking munting vlog ngayong araw na to. Wala talaga kasi akong mga content, kaya eto gusto ko lang mag-upload ng video para sa inyo. Sa lahat ng mga gustong magpa-shoutout, comment kayo dito sa baba. Tapos next video natin, next vlog natin, shoutout ko na yun. Lahat ng mga nag-comment na magpapa-shoutout dito sa video na to is, itatawag na ito? Shoutout ko. So ayun mga lods, marami salamat. Huwag niyo pong kalimutan i-share itong video na to. At syempre, subscribe. Click niyo yung bell notification para lagi kayong updated sa aking mga video. Peace mga lods!